Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Pierre Louis JC. At ang kanyang request ay ang pagkumpara ng MIL-MI-24 helicopters ng Russia at ang T-129 attack helicopters ng Turkey. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Gaya sa request ni Pierre Louis JC tungkol sa dalawang helicopters, ang MIL-MI-24 at ang T-129 attack helicopters, puro attack eh. Ngayon, unahin natin pagtalakay ang MIL-MI-24 helicopters. Pero tandaan natin na magkaiba ito sa MIL-MI-17, itong MIL-MI-24. Ang MIL-MI-17, yun yung in-order ng Pilipinas galing sa Russia, pero kinansila dahil papatawan ng US ang Pilipinas ng sanksyon at masama ang epekto nito sa ekonomiya sa Pilipinas. Kaya ang 2 billion pesos na down payment ay hindi na maibalik pa. Ang MIL-MI-17, yun sana ang heavy lift helicopters ng Pilipinas. Matapos hindi na-aprobahan ang Chinook helicopters ng US dahil sa sobrang mahal ito, eh ngayon mas lalong mahal dahil hindi na mababalik ang 2 billion na binabayad tapos wala pang helicopters. Ngayon, balik tayo sa MIL-MI-24 helicopters. Ang MIL-MI-24 ay isang malaking helicopters gunship at attack helicopters and low capacity transport dahil hanggang 8 lang ang pasahero na may isakay nito. Ito ay minamanufacture ng MIL Moscow Helicopters Plant ng Russia at ito'y unag-umpisang nag-operate mula pa noong 1972. At ang mga Russian pilot ay kanila tinatawag ang MIL-MI-24 na flying tank o para itong tanke na lumilipad. Noong early 60s, nakikita na ng Russian designer na si Michael Mill na siyang designer sa MIL-MI-24 helicopters ang kahalagahan ng battlefield mobility, at dahil dito gumawa siya ng lumilipad na infantry fighting vehicles o tanke na lumilipad, at ito yung MIL-MI-24. At noong October 2007, nagpahayag ang Russian Air Force na kinilang ipipis out ang MIL-MI-24 helicopters at papalitan ito ng mas maliit at mas maniubirable na MI-28NS at KA-52 pagdating ng 2015. Subalit pagkatapos na matagumpay na operasyon sa Syria, nakapagdesisyon uli ang Russian Air Force na ipagpatuloy ang serbisyo ng MIL-MI-24 helicopters at i-upgrade na lang ang kanyang electronics, ang kanyang sights, ang armas, at ang night vision goggles. At ang MIL-MI-24 helicopters ay nag-iisang helicopter sa mundo na wala pang katapat. Siya lang ang helicopters na pwedeng pang-attack helicopters at pwede rin pang-transport. Ang MIL-MI-24 ay mayroong 2 o 3 piloto at may kapasidad ito na magkarga ng 8 na trupa. At may maximum weight ito na abot hanggang 8,500 kilograms at ginagamitan ito ng 2 isotope TV3117 turboshaft engine. At mayroon itong maximum speed na abot hanggang 335 kilometers per hour at may range ito na abot hanggang 450 kilometers. Ang kanyang internal guns ay mayroong 12 na 7mm Yakovlev Borisov B Gatling gun at mayroong twin barrel JSH-30K autocannon at mayroon pa itong Ziyak dual feed 20mm autocannon at mayroon pa itong PKB mounted machine gun at mayroon pa itong ZUB-8700 gun pad at mayroong UPK-23-250 gun pad at mayroon pa itong AHL-23L at B8-B20 lightweight A3 rocket launcher at mayroon pa itong 9K114 Shunam rockets. At napakaraming bansa sa mundo na gumagamit nito. Mayroong 81 na bansa sa mundo na nag-operate ng MIL-MI helicopters. At subok na ang helicopters na ito sa maraming gira na kanilang sinasalihan. Mula pa ng 1970s hanggang ngayon ay ginagamit ito sa lahat ng mga combat operation sa anumang lugar sa mundo. Ginagamit ito sa Ogaden War noong 1977 to 1978 sa Ethiopia laban sa Somalia. Ginagamit din ito sa Chadian and Libyan conflict noong 1978 at 1989. At ginamit din ito sa Soviet War sa Afghanistan noong 1978 hanggang 1989. At ginamit din ito sa Iran-Iraq War noong 1980 to 1988. At ginagamit din ito sa Nicaraguan Civil War noong 1987 hanggang 2009. At ginamit din ito sa Peruvian Operation noong 1989 hanggang 1995. At ginagamit din ito sa Gulf War noong 1991 at sa Sierra Leone Civil War noong 1991 hanggang 2002.
at sa Croatian War noong 1990s at sa Chechnya War noong 1990 hanggang 2000. Ginamit din ito sa Sudanese Civil War noong 1975. Ginamit din ito sa Kosovo War noong 1999 at sa Iraq War noong 2011 at sa Syrian Civil War noong 2011. Ginamit din ito sa Azerbaijan War noong 2016 hanggang 2020. At ginagamit din ito sa Russian and Ukraine War ngayong taong 2022. Ganito katindi ang experience ng MIL-MI-24 helicopters. Ngayon punta naman tayo sa T-129 attack helicopters na kung saan mayroon ang Philippine Air Force na dalawa bago ito at mayroon pang apat na may deliver sa susunod na mga taon. Ang T-129 helicopters ay talagang malalakas dahil sa pangalan pa lang niya na attack at attack din siya na helicopters. So doble ang kanyang attack. At napaka-moderno at high-tech ang helicopters na ito na ay kinukombines ang heavy firepower with strong sensor maneuverability. At ang dalawang bat sa anim na T-129 attack helicopters ay na-deliver noong nakarang buwan ng Marso. Ang Turkish Aerospace Industries na gumagawa ng T-129 attack helicopters ay kanilang inilarawan ang pinaka-epektibong attack helicopters sa kanyang class sa buong mundo at 97% sa kanyang mga parts ay gawa mismo sa Turkey. Ang helicopters na ito ay next generation tandem of two sets twin engine helicopters na nindidisenyo para sa maraming roles gaya ng attack, reconnaissance, fleet support, air defense suppression, precision and deep strike and escort and urban warfare. At armado ito ng tatlong barrel na 20mm rotary cannon bullets at pwede itong lalagyan ng hanggang 76 unguided rockets or 500 short range air support munition at 8 na UMTAS anti-tank missiles at 6 na SHERET laser-guided missiles at 8 na Stinger air-to-air missiles at siyempre hindi kasama ang mga missiles sa kontrata. Kailangan ng Pilipinas na bibili pa ng mga missiles para ibabala dito sa helicopters na ito. At ang T-129 helicopters, a high maneuverability at low visibility, ibig sabihin na hindi ito ganong makikita sa radar at pati andar nito ay mahihina rin. At mayroon siya tinatawag na Armored High Impact Ballistic Resistance at Comprehensive SWOT Electronics Warfare System para makasurvive sa battlefields na ibig sabihin ang T-129 attack helicopters ay hindi gaanong matabla ng mga bala dahil sa kanyang High Impact Ballistic Resistance at kasama ang kanyang Advanced Electronic Warfare and Countermeasure System gaya ng Radar Warning, Radar Frequency Mixing, Laser Guidance and Countermeasure at kasama na ang Night Infrared Electro-Optic at ang helmet ng piloto ay sadyang dinidisenyo para magkaroon ng automatic orientation ng weapons at ang detected target gamit ang pilot line of sight. Kaya ang helicopters na ito ay matibay at malakas basta wag lang itong gagamitan ng mga surface-to-air missiles at manpads dahil siguradong malakas ang kanyang pagbagsak at pagsabog gaya ng mga helicopters ng Russia na pinabagsak ng mga Ukrainian gamit ang Stinger missiles at ibang manpads weapons. Dahil ang mga helicopters na ito ay hindi ganong matutulin gaya ng T-129 attack helicopters na ang kanyang speed ay hanggang 281 km/h lamang tapos ang speed ng SAM or surface-to-air missiles ay abot ng Mach 1.5 or Mach 2 siguradong maabutan. Kaya ang mga US forces sa Iraq noon ay hindi ganong gumagamit ng mga Apache helicopters dahil alam nila na gumagamit ng surface-to-air missiles sa mga kalaban. Kaya pinaubayan na lang nila ito sa kanilang F-16 fighters at F-15 at F-18 Hornets. Kaya ang mga bagong T-129 attack helicopters ng Philippine Air Force ay bagay lang itong gagamitin sa mga terorista at mga rebelde na armalite lang ang mga armas at walang mga missiles. At pag ikaw ang piloto ng helicopters na ito ang 129 attack ay siguradong aatakihin ka sa puso sa sobrang takot pag nakita mo ang mga missiles na papunta sa iyo at wala pang dasal na nauso na para pabalikin ang missiles. At ayon sa mga official ng Philippine Air Force, ang helicopters ay dadaan muna sa inspection
of this flight bago ito formal na tatanggapin ng Philippine Air Force Fleet. Sa panahon na makomisyon na ito sa serbisyo, ito i-assign sa Philippine Air Force 5th Strike Wings na nakabase sa Sangley Point, Cavite para gagamitin sa pagsuporta sa ground troops at armed surveillance and reconnaissance mission. Ang T-129 attack helicopters ay may laser range finder, helmet mounted display system for night vision at emergency locator system para magpahintulot na makapag-operate kahit gabi, at mayroon itong payload capacity na aabot hanggang 1,200 kilograms kaya kaya nitong magdadala ng mamabigat na mga high-powered weapons gaya ng anti-tank guided missiles, air-to-air missiles, rocket and 20mm turreted 3-barrel gun system. Noong nakarang April ay pinahayag ng Turkish Aerospace Industry Company na nanalo sila sa US export license para sa pagbinta ng 6 na helicopter gunship para sa Pilipinas. At ayon kay Philippine Department of National Defense spokesperson si Arsenio Andulong na ito ay nakabase sa latest development na kanilang inasahan na ang unang 2 units ng T-129 attack helicopters para sa Philippine Air Force ay may i-deliver na sa buwang ito, at ang final na 2 ay sa 2023 na may i-deliver at makumpleto ang lahat na 6 na helicopter. At ayon pa kay Andulong na ang helicopter ay nagkahalaga ng $269 million at ito'y government-to-government contract. Ang 5-ton T-129 twin engine o 2 makina na helicopter na ito ay multi-role attack helicopters na originally under license sa Italian-British company na Augusta Westland, at nagabase ito sa A129 Mangusta. Ang Augusta Westland ngayon ay may Leonardo Helicopters kasunod ng pagpalit nito ng pangalan. Ang company ay Italian, subalit mayroong operation doon sa UK or United Kingdom. Ang T-129 ay naging kaparte sa Philippine Air Force 15 Strike Wings na kung saan ang mga pilot at crew ay nagsagawa ng training para sa nasabing helicopters doon sa Turkish Aerospace Industry Headquarters sa Ankara, Turkey noong nakarang buwan ng Mayo at Agosto 2021. Ang aircraft na ito ay pinakauna na nakatuon o dedicated attack helicopters na nag-operate sa Pilipinas, at ang 15 Strike Wing ay magpalipad kasama ng MD-5336 Light Attack Helicopters, at ang Leonardo at ang A-109 Armed Transport Helicopters. Ang Pilipinas noong mga nakaraan ay gumagamit ng mga armed helicopters sa kanilang operation laban sa mga insurgencies, at hanggang ngayon, lalo na sa Mindanao na kung saan maraming mga separatist and Islamic State-linked militant na aktibo hanggang ngayon. Noong November 2018 ay plano ng Philippine Air Force na kukuha ng 8 o 10 na T-129 at attack helicopter. Ang order na ito ay nagkaroon ng delay dahil ang US government ay alanganin na mag-issue ng export approval para sa mga US-made components, lalo na ang LHTAC T-800 turboshaft engine. Pero kalaunan ay na-approve din ang pagbinta ng mga helicopters para sa Pilipinas. At pati ang Pakistan ay nakaranas din ng restriction para sa pagbili ng helicopters. Kaya ang Pilipinas ay naging pinakaunang export customer para sa T-129 attack helicopters. Ang T-129 helicopters ay sadyang dinidisenyo para sa advanced and reconnaissance mission in hot and high environment and rough geography both day and night condition. Noong 2007 ay nag-umpisa ang attack program para makamit ng Turkish Armed Forces ang kanilang kailangan para sa attack ang tactical reconnaissance helicopter. At noong March 2007, ang Turkey ay nagpahayag sa kanilang desisyon para makipag-negotiate sa Augusta Westland para mag-develop ng 51 na attack na helicopters base sa Augusta A129 Mangusta. At ito'y inasimbo sa Turkish Aerospace Industries. Ang T-129 helicopters ay equipped ito sa tinatawag na Hunter CASA Integrated Control System na sadyang dinidesign para sa nasabing helicopters. Ang system na ito ay para magkaroon ng Automatic Orientation of Target Detection and Weapon System or ASEL Flare 300T para sa multi-purpose mission. Ang 2 helicopters na ito ay parehong powerful, pero kung gagamitan ito ng manpads ng kalaban ay sigurado sasabog ito. Pero dito sa Pilipinas, ang mga NPA at mga Muslim terrorists gaya ng Abu Sayyaf
ay wala naman silang manpads, lalo na ang NPA. Saan sila kukuha ng pagbili ng manpads? Ang Philippine Armed Forces nga, hindi nga nakabili ng manpads. Ilalo na ang NPA na kamuti lang ang kanilang almusal. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan gaya ni Romy Belen Bandol. Hanggang sa susunod, maraming salamat.